Ayos. Team action goal. Helmet and safety belt. Ayos. Helmet and safety belt. Ayos. Helmet and safety belt. Ayos. Zero accident. Ayos. Zero accident. Ayos. Ang main activity of today is to check and clean the door pocket. Ano yan? Ginagawa niyo pagdadala pag mayroon kayo? Dapat ginagawa talaga yun. Ano yan? Yung kada talaga may service na ginagawa yun. Pero hindi, yung kanina na... Ah, may ano sila. May mga, ito, may mga project sila sa pinipin. Silent John! Kaso hindi nila masyado na ilang to nakakagana. Pero yung mga papel din. Silent John! Ayos! May mga, ano sila, may mga pointers na... Safety barricade! Safety barricade! Ayos! Hello guys. Good morning. So, malis lang ako saglit doon sa actual na venue, monthly preventive maintenance ng elevator. So, ang i-share kong video sa inyo, yung actual, ano ba ang standard na safety procedures once kaya ikaw ay nagko-conduct ng preventive maintenance ng elevator units. So usually itong mga to, ito yung mga tinatawag na third party contractor. So sila yung may expertise kung paano gagawin ng tama at safe yung preventive maintenance ng elevator unit natin sa mga building. So proceed tayo ulit doon sa venue. Dito sa mga jacket, dito sa mga bin. Kaya lang yun.
feet, yung isang sa yung sa arm, yung isang sa yung tawag tapos. Mamaya, papakita ko. Siguro na nga, anong oras ka pwede? Okay, so ito yan. May shift to build siya. Ganito ko. Saan ba ako? Dito si Gali nga ako ba explain? Si Gali ba? Sige. Tawag na. Ang tawag na. Tagdagan ko ito. Sige. Rubber stop. Tapos tabang up. Off kasi isasama ko si ayos. Nani! Dahil sila, sila. Operate mo lang ano. Ikaw, operate. Ano, ano mo siya pwede? Ah, sige. Operate mo ng normal to maintain. So yun guys, so dun sa na-share kong video kanina regarding sa safety procedure of anong ating pagkukontakt ng preventive maintenance. So sa kahit na anong equipment yan, so yung kanina yung pinakita ko sa elevator units. So yung ating third party contractors dito sa building, nakita nyo naman na meron silang mga personal protective equipment. So yun yung PPE. So kailangan meron silang hard hat, meron silang harness, tapos merong barricade yung isang unit na ginagawa nila. So para ma-ensure na walang mga tao na dadaan-daan doon sa ginagawa nila. So syempre number one talaga is safety. Ang iisipin natin muna bago tayo mag-conduct ng anumang trabaho sa loob ng building. So para din rin yun sa ating mga third party personnel na gumagawa ng kanilang mga services sa ating mga building. So as safety officer, so kailangan din natin na ma-comply yung safety standards para sa ibang tao din. So ito na doon sa video, nakita nyo naman actually kinaong ko na mag-shoot o mag-video na actually nandun yung presidente nung kumpanya na yon na nagse-service nagse-service dito sa aming elevator. So nagkaroon sila ng parang internal audit nila. So tinignan nila kung yung mga personnel nila dito sa Pilipinas ginagawa yung safety standards. So kita niyo naman yung harness nila kung nung pumasok sila doon sa loob o doon sa ibabaw mismo ng karo nung elevator unit. Eh naka-clamp yan doon sa isang hole, then naka lagay sa kanilang mga katawan. So para maging safety sila doon sa gagawin nilang trabaho. So yun lang guys, so isa sa mga tatandaan natin, lagi tayong isipin yung ating safety procedure dito sa ating building. So ulit, maraming salamat sa aking mga subscribers and followers. At sana na meron kayong natututunan sa aking mga videos na sinishare sa inyo. And kung meron kayong gustong itanong, please comment lang sa aking sa comment section ng ating mga videos na ina-upload. So ulit, sa muling pagkikita, so pipilitin natin na may mga actual footage tayo na maishishare sa inyo, lalo-lalo na dito sa ating trabaho, sa ating pagiging building administrator. Kung ano-ano pa mga topic na pwede kong ma-share sa inyo. So ulit, maraming salamat doon sa mga nagko-comment, doon sa mga nagtatanong kung paano gagawin yung ganito, at maraming salamat at meron akong na-share sa inyo. Yun, sabi ko nga, ako hindi ako nagpapabayad sa anumang tinuturo ko sa inyo. Malaking bagay na yung mag-subscribe and follow na sa akin. So muli, pwede nyo kayo approach through my page. Kung may mga tanong kayo, pilitin natin masagot ang mga gusto nyo malaman. Okay, maraming salamat po ulit. Thank you.